Oh, ito po sa labas bago ng simba, nakuna ng CCTV. Siyang tao na makita ninyo, dala-dala niya ito. Okay, pinasak niya ang mukha sa Our Lady of Guadalupe. Sa labas yan sa simbahan, no? Na nakuna ng CCTV. Ito ay may kaugnayan din sa isyo ng pagwasak nitong pastor na si Pastor Jerry De La Fuente sa imahen. No, babasagin na po natin sila. No, isa-isa sa babasagin na po natin sila. Ikaw sa... Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung hinaaniba ninyo. No, hindi umano inaapakan yung religion. Pero nag-video siya upang lapastangan ang ating pananampalataya. Kung maalala ninyo mga kapatid, isang born again Christian na si Pastor Chris, isang Ilonggo, nag-viral din ng winasak niya ang imahen. Vlog sa inyo, Piper, no? Bagay nila pa ako. Amor, sama ka dagdag sa inyo, Piper, no? Halit isa. Halit ni. Halit isa. Halit ni. Halit ni. De, why you go? Awareness. Awareness. May pagkapong. Kawa ka. Ano na? Ano na? You are under my pet in the night. Nag-viral na balita pa ito. At hindi lang yan, yung si Alvin Chances ng Seventh-day Adventist, si San Cebuano, sinunog ang imahe ng Mahal na Birhen Maria. Ay lang, huwag kasupo ha. Kaya kining ato, kamaturan lang. Oh, why personalan? Mensahe lang ning ato. Okay. Okay, tanaw lang, Brother Rogen ha. Oh, ayalag, ayag hilak. Kay... Nag-ingon ang Biblia, Brother Rogen. Nga, nag-ingon ang Ginoo nga sunugon. Oh, sunugon ha? Oh. Sunugon. Inom sa kong tubig, Brother Rogen. Napinagahan, Brother Rogen, no? Ingon ang Ginoo. At pagkatapos ito, itong mga pastor na ito na nag-viral ang kanilang ginawang pagsunog, nagsusori naman. Kumusta kaya si Pastor Jerry De La Fuente? May puso kaya siyang magsori sa paglapastangan niya sa naturang doktrina ng simbahang Katoliko? Devoted to religious worship or during the celebration of any religious ceremony, shall perform the acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Hindi naman yun sa loob ng religious worship o during the celebration. Nasa daan si pastor. Winasak lang niya ang imahen. So maaaring i-argue ng abogado ni pastor o ni pastor mga kapatid na yung sentence sa batas na acts notoriously offensive to the feelings of the faithful, sino po ba mag-define kung ano yung tinatawag na notoriously offensive? Dadalhin ko kayo sa isang en banc decision sa kataas-taasang hukuman upang malaman kung ano ang saklaw, papasok ba dito ang pagwasak sa mga imahen na ginagamit sa veneration ng simbahan sa tinatawag na acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Ito po, Republic of the Philippines Supreme Court, Manila, en banc, May 25, 1939 pa ito. People of the Philippines, Apelye versus Jose Baez Apeliant. Oh, ito po. May bahagi dito sa en banc mga kapatid
na gusto kong ipakita sa inyo. Ito po, mabasa natin dito. Sa desisyon ng kataas-taasan na hukuman, ito po ang batay sa part ng kanilang isinalaysay, bahagi sa kanilang desisyon. Because these acts constitute different offenses, Article 280, 281, and 282, 285, and do not fall within the purview of Article 133 of the Revised Penal Code. Ang kasong ito, hindi tatama o mano sa yung kaso na batay sa inbank ng Korte Suprema. Ito. Pero may karugtong. I believe that an act in order to be considered as notoriously offensive to the religious feelings must be one directed against religious practice or dogma or ritual for the purpose of ridicule. The offender, for instance, mocks, scoffs at or attempts to damage the object of religious veneration. Hala, ano raw? Pwede nga pakiulit? At or attempts to damage the object of religious veneration. At or attempts to damage the object of religious veneration. Okay, no, so maliwanag po yon na yung mag-attempt lang, pwede na palang makulong yun. How much more yung ginawa nito ni Pastor Jerry na talagang nag-damage siya. Nagawa niyang i-damage, no? Ang property for veneration ng Katoliko. Nagawa niyang i-damage, no? Kaya, eto pwede ito ipakulong eh. Kung marami lang akong pera, alam mo, siguro pinakulong na kita, Pastor. No? At saka ito pa, ito lang nakapagtataka sa akin, sa inyo. Paborito niyong target pagbabasagin sa harap ng camera yung mga imahe ng santo. Pero, walang ni isa man sa inyong nakita ko na nagbasag ng Buddha sa harapan ng Incheck. Bakit? Anong maganda paliwanag niyo sa akin na hindi, but walang isa man sa inyo mga pastor na nagbasag ng imahe ng Buddha sa harapan ng Incheck? Takot ba kayong makatikim ng kung fu? Takot ba kayong matadyakan? Kaya hindi nyo magawang yung imahe ng santo, yun ang paborito nyo, yun ang paborito nyo ano eh, basagin eh. O eto pa, magdagan pa natin yung Baphomet sa Amerika. O yung Baphomet ng Satanic Temple na inilalagay sa public for public display, kung saan marami bang nagpapa-selfie doon, bakit ni isa sa inyo walang magawang magpalo ng martilyo dyan? Try nyo kaya. No, yung Baphomet, yun ang maliwanag na ano, bakit? Takot ba kayo na pag ginawa nyo, eh, magalit yung mga satanista at makatikim kayo ng palo? Kaya ba, imahe ng santo, ang paborito nyong hambalusin, dahil ang Katoliko, manunood lang, masasaktan lang, yun ba? Yun ba dahilan? Kaya nyo, imahe ng santo ang gusto nyong paluin, gusto nyong hambalusin, gusto nyong basagin dahil ang Katoliko manunood lang. Tapos, wala. Walang reaksyon. No? Yun ba? Yeah, siguro ang lakas ng loob nyong pumalo kasi yung Katoliko manunood lang ano. Try nyo kaya. Yung
imaheng hambalusin nyo kung saan ang may-ari, hambalusin rin kayo. Tingnan natin kung magagawa nyo. No? Hindi maganda yung pinakita mo, Pastor Jerry. Ito yung challenge ko sa iyo. Try mo hambalusin yung ano, Baphomet sa Amerika. Try mo. Kahit sino sa inyo sa mga SDA, try nyo hambalusin yung Baphomet sa Amerika naka public display. Tingnan natin kung kaya nyo. Huwag mong sabihin, santo, ang dali nyong paluin yung imahe ng santo. Pero yung Baphomet, takot kayo. Takot kayo sa Baphomet. Yung imahe ng santo, ang dali nyong basagin yung Baphomet, di nyo magawang lapitan. Eh, kahit yata imahe ng Buddha, hindi nyo kayang lapitan at hambalusin sa harap ng inchik eh. Lalo na kapag nandyan yung ano, yung mga munghi ng Buddhism. Magagawa nyo kayang paluin? Alam ko hindi. So, dito kay Pastor, yung kanyang pagliligaw, sana may ano, pagbigyan man lamang ng leksyon. Bigyan man lamang ng leksyon na yung ginagawa nila kami sa ecumenism namin, yung ecumenism namin, nirespeto namin ang pananampalataya ng ibang sekta. Nirespeto namin yun. Pero yung ibang sekta talaga, walang respeto pagdating sa respeto. Mukhang hindi kilala ang respeto, ano? Kaya, yun lang masasabi ko kay Pastor Jerry. Sana, yung ginagawa mo sa imahe ng santo, gawin mo rin yan sa Baphomet at videohan mo ha, sarili mo ha. Ha, sarap ng mga satanistang ito, babalusin ko tong Baphomet. Tingnan nyo, video mo rin, panonoodin ko. Yun na lamang masasabi ko. At punta na po tayo sa second portion ng ating programa dito sa Punto por Punto. Maraming salamat po. Okay, so bigyan natin kay Brother Wendell sa gabing ito. Pero nyatan tabi si Brother Wendell ngayon eh. Mukhang related din dito. Maganda pakinggan natin si Brother Wendell sa topic niya tungkol dito. May malakas Brother Wendell. Brother Wendell, good evening. Yes, good evening, Brother Jando. Good evening sa lahat ating mga kapatid. I-share ko, di ko ma-share, Brad Jando. Host disabled participant. Okay. Athena, andiyan ka pa, Athena. Pakikuhos si Brad Wendell, Athena. Athena. Si Brad Wendell, pakikuhos si Brad Wendell. Hindi na siya makapag-share. Isa na ba siya? Yung number. Siya yung number. 833. Inahos ko ito kanina eh. Nawala. Kaya muli siya na nagbalik. Ako yung nagkuhasok sa kanyang muli. Because, yan. 83, 40, 470. Ano ba? I-rename dapat niya doon sa unit niya gamit. Hindi. Ano man, kuhasok na natin. I did. Brother, co-host ka na daw. Okay. Wala ka pati. Bakit? Wala. Ha? Co-host na ba? Okay, pwede na. Okay. Pwede na, bro. Jando. Okay. So, maraming salamat. At patuloy tayo dito. At pansinin din yung mga kapatid. Grabe na ang paglapastangan itong mga nagsusulputang sikta. Merong nakuna ng CCTV na ito po, makita ninyo. Nakuna ng CCTV, isang lalaki inampas ang imahen ng Mahal na Birhen Maria. So, kita ninyo ang Our Lady of Guadalupe, wasak ang mukha talaga, no? Ito yung mga modernong iconoclasm is images destroyers.
At nag-viral din ang pagwasak ni Pastor Jerry De La Fuente. Ito mga kapatid. No, babasagin na po natin sila. No, isa-isa po, babasagin na po natin sila. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniba ninyo. Matandaan natin na nag-viral din noon yung si Pastor Chris, isang Ilonggo, na winasak niya ang imahin ng Senyor Santo Niño. Lag sinyo, Piper, no? Bagay nila pa ako. Amor, sama ka dagdag sinyo, Piper, no? Halit isa, halit ni. Halit isa, halit ni. Halit ni. Hindi, why you go? At kung maalala din ninyo mga kapatid, yung Cebuanong evangelist ng Seventh-day Adventist na si Alvin Sanchez, sinunog ang imahin ng Mahal na Birhen Maria. Ay lang, magkasuko ha. Kaya kining ato, kamatuuran lang. Oh, white personalan. Mensahe lang din ato. Okay. Okay, tanaw lang, Brother Rogen ha. Oh, ayaw lang, ayaw hilak. Kay. Nag-ingon ang Biblia, Brother Rogen. Nga, nag-ingon ang Ginoo. Nga, sunugon. Oh, sunugon ha. Sunugon. Inom sa kong tubig, Brother Rogen. Napinagahan, Brother Rogen, no? Oh. Ingon ang Ginoo, Brother Rogen, sunuga. Yun, okay. Yung music na yun, background to. Background yun kay Alvin Sanchez. Pero hindi po yun, hindi po tayo mag-copyright yun sa kay Alvin Sanchez. So, si Pastor Chris, matapos nag-viral, nag-sorry siya. No? Especially sa mga Katoliko, kagalipay nga ako ganito si Pastor Chris, napangayon dito sa kapatawaran, sa ginimo ko sa kalakas-rebulto, na ginimo ba akong inyong parts ng pagkatoo. So, yari ako nagpangayon dito sa kapatawaran, sa bilog ng kalibutan, sa tanan ng na-hurt, sa paglaba ko. So, nagpangayon dito sa patawad sa inyong tanan. So, alin sa akong taga-Luzon na... Iyon. At si Alvin Sanchez din, matapos at pinatawag siya ng Seventh-day Adventist, si Pastor Chris, isang born again din iyon, si Alvin Sanchez, nagsusuri din siya. Kanino Ikson, nagahiling pag-live. Na ko'y mga ipaabot din yung mga mensahe ikso about sa itong nahimo na itong pipila ka mga adlaw nga tapos sa punto ikso nga wala ko na sayo kung sa isang putanan ni ako sa live ni Nintak Naa sa Kabantagon ikso sa didit pa ko mag-umpisa dagan salamat sa inyong hang pagpaminaw labi na ikso nga kini nga akong pagabuhaton aging pagpaubos aging pagpakita sa gugma sa mga kaigsunan huwag inusap sa tibuo yun ang pagsusuri ni Alvin Sanchez ng Seventh-day Adventist
Kumusta kaya itong si Pastor Chris na nagwasak sa mga imahin? No, babasagin na po natin sila. No, isa-isa po, babasagin na po natin sila. Dahil dito daming mga messages na natanggap ko mga kapatid na nag-message sila kay Pastor Jerry de la Fuente para magsagawa ng talakayan tungkol dito. At ang message din ako, wala pang reply, no? Daming nag-antay talaga. Alam naman natin na daming nag-anyaya na makipagdebate, lalo ng mga Muslim, Seventh-day Adventist, at meron pang naantalang debate namin ni Pastor, yung sa Born Again, no? Pastor Wendy. Pero, dahil daming mga priorities namin dito, so, hindi ko muna tinanggap ang mga debate. Pero, kung sakali tanggapin ni Pastor Jerry de la Fuente ang pakipagdebate matapos niya winasak ang mga imahen, i-priority ko talaga ang pagharap kay Pastor Jerry de la Fuente. Maalala niyo mga kapatid, nag-viral noon yung isang pulis. Binaril niya ang imahe ng Mahal na Birhen Maria, wasak ang mukha. At pagkalipas ng ilang araw, nadisgrasya ang naturang pulis. Ito din, wasak din siya, no? Hindi natin layunin na ganyan ang mangyari sa mga kapatid, pagdasal natin. Dahil ito po ang tinatawag na the modern iconoclasm. Iconoclasm sa taong 700 Anno Domini, mga kapatid, sa pamamagitan ni Emperador Leo III, pumasok at papasok sila sa mga simbahan at winasak. Winasak ang mga imahen. Kaya naganap ang Second Council of Nicaea. Sa Second Council of Nicaea, yun, idiniklara mga kapatid, sa taong 787 Anno Domini, ikalawang konsilyo sa Nicaea, idiniklara ng simbahan that sacred images may be honored without idolatry. Yun talaga ang opisyal na aral ng simbahan. Sacred images may be honored without idolatry. At hindi lang yan. Bakit po ba na itong mga modern iconoclasm, images destroyers sa ating panahon ngayon, sila'y mga revivalists sa mga erehe noon na iconoclastic, iconoclasm. Ito po ang katuparan sa Awit Kapitulo 74:4-8, mga kapatid. Ang mga kaaway mo'y nagsisiangal sa gitna ng inyong kapulungan. Kanilang itinataas ang kanilang mga watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nagtataas ng mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayon, lahat ng gawang inanyuan doon, kanilang pinagputol-putol ng palakol ng mga pamukpok. Kanilang sinilaban ng apoy ang inyong sangtuwaryo. Okay, naalala ko tuloy sa talatang ito, yung sinabing sinilaban ang kanilang sangtuwaryo. Alam niyo ba na yung mga terorista noon, no? Terorista, yung Maute, pinasok ang simbahan ng Marawi City, winasak sinunog. Na inilabas ng AMAC News Agency, makikita ang pagsira ng mga armadong lalaki sa ilang imahen sa loob ng isang simbahan sa Marawi. Ibinagsak sa sahig at inapak-apakan ng mga itong imahen ng mga santo. Maging ang crucifix at ang sanggol na Jesus, hindi nakaligtas.
Pinagpupunit din ang ilang larawan ni Pope Francis at Biblia, saka sinunog ang mga ito. Weekend nang kumalat sa social media ang video. Pinaniniwala ang nangyari ito sa sinasabing lugar sa Marawi na hawak pa rin ng mga terorista. Oh, yun, no? Sinunog ang Marawi City na simbahan, mga kapatid, winasak. Nagkaisa itong mga pastor sa Solpot, nagkaisa ito at sa mga terorista. Pero kung may challenge si Brad Jando kay Pastor Jerry De La Fuente na yung Baphomet ay wawasakin o kaya'y Buddha ba, wasakin dahil ang kanilang tripping ay mga secret images. How about kung magawa kaya sila ng imahin ng bato sa Mika at ipakita nila na winawasak nila yung imahe na yon. Kaya-kaya nila dahil ang mga Muslim ay ito makita ninyo sandali muna. Makita natin. Yung mga Muslim ay nag-aagawan din sila sa paghalik sa batong itim sa Mika. Kaya-kaya ng mga pastor ito na ipakita, mag-video sila na kanilang wasakin? Wawasakin? Hindi. No? So, makita natin na dito sa talatang ito, mga kapatid, mga kalaban talaga papasok sa Tanakh Bible. Ito ang mabasa natin. Thine adversaries. Oh, so, mga kalaban talaga, adversaries, ang ginagamit din nyo. Napapasok upang wasakin. Ano po yan? Yung carved work. No? So, yung mga inanyuan sa King James Version, ito ang ating mabasa. Thine enemies roar in the midst of thy congregation. Anong wawasakin nila? They break down the carved work thereof. So, yung mga inanyuan ang wawasakin nitong mga pastor. Dahil para sa kanila, mga kapatid, itong mga imahe ng mga santo ay para sa kanila. Diyos, Diyos, bakit? Dahil pag sila'y nag-aaral sa Bible, apay namumulot lang sila sa gusto nila. Kaya, di nila alam na alin ang hindi banal, alin ang banal. At sa Ezekiel 22:9, inyong hinamak ang aking mga banal na bagay. So, pati banal na bagay, hinamak nitong mga kalaban ng Diyos. Sino po ba yung mga kalaban ng Diyos? Unang Juan, Kapitulo 2:18-19, munting mga anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig, na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon, ay marami na ang Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So ito pala ang mga tinatawag na Antikristo, mga kapatid. At itong mga pastor na ito sa mga nagsusulpot ng sekta, paulit-ulit na nila na tuligsa at magiging challenge ito sa lahat ng mga nagsubaybay sa ating Katoliko na laliman natin ang ating pananampalataya. Doc and Altum, magpalalim po tayo. Dahil kung imahin lang ng mga santo ang kanilang winasak at giniba, at kung ikay Katoliko, sapat mo na lang na nagsimba ng every Sunday, ngunit hindi nagpalalim sa pananampalataya, delikado na mawasak ang ating pananampalataya, ang inyong pananampalataya nitong mga nagsusulputang sekta. Dahil ayon sa kanila paulit-ulit na tuligsa na tayo daw mga Katoliko ay dinyos natin ang kapirasong kahoy, yung bato o mano,
ay diniyos natin. At ano po bang talata na kanilang gagawin, babasahin para iba to sa atin? Itong Gawa Kapitulo 17:29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o ng bato na inukit ng kabihisaan at katalinuhan ng tao. See? Tandaan niyo, yun ang isa sa mga gagamitin nilang talata, mga kapatid. At sasabihin na yan po ang malinaw na talata na ginawa ng mga simba, mga kaanib ng simbahang Katoliko. Yun ang kanilang gamitin na talata upang makapanghikayat sila ng mga membro paalis sa simbahang Katoliko. At kung iwanan ninyo ang simbahang Katoliko at yayakap kayo sa mga nagsosolputang sikta, delikado na sa kasunduan nito. Oh. So, tayo daw mga Katoliko, mga kapatid, gumawa ng mga rebolto, ng mga santo upang sambahin bilang Diyos. At malinaw umano yan sa talata, oh, na ginagamit nila. Pero lilinawin po natin, mga mahal na kapatid, na walang mali sa talata. Ang mali po ay ang nasa kanilang maling paliwanag, nasa kanilang maling interpretasyon at maling panghuhusga sa simbahang Katoliko. Bakit? Unang-una po, hinuhusgaan nila ang simbahang Katoliko na sumasamba bilang Diyos sa mga rebulto. Gayong wala naman pong katuruan ng simbahang Katoliko, mga kapatid, na sambahin natin bilang Diyos ang mga imahe o rebulto. Malinaw po ang official na aral natin na mabasa sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa doktrina natin sa mga imahen. Ito po ang mabasa natin sa Catechism of the Catholic Church. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Oh, di po ba? Napakalinaw sa official na aral natin, mga kapatid. Yun po ang official na aral, ang katisismo ng simbahang Katoliko, na ang paggamit umano ng imahe o rebulto ng simbahan ay isa lamang respectful veneration at hindi isang adoration na para lamang sa Diyos. Meaning, isa lamang po itong paggalang. Isa lamang itong pag-honor. Ito po ay maikumpara natin, mga kapatid, sa rebulto ni Dr. Jose Rizal. Di po ba? Tingnan nyo ang rebulto ni Dr. Jose Rizal doon sa Lunita Park, kung saan binabantayan pa ito ng mga armadong sundalo kahit hindi naman yan tatakas. Di po ba? Di po ba na-question yan ng mga nagsusulputang pastor? Ay bakit binabantayan pa ng mga armadong sundalo itong rebulto na Jose Rizal na hindi naman yun tatakas? At hindi lang yan, di po ba, rebulto na Dr. Jose Rizal, inaalayan po ng bulaklak tuwing Rizal Day. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na pagsamba na yon sa rebulto ni Rizal. Kaya iyon po ang ginagawa kasi pinarangalan, ginalang natin ang nirepresentahan ng rebultong iyon na si Dr. Jose Rizal na ating pambansang bayani. Isa pa, halimbawa, dahil grabe ang mga tuligsa nitong mga nagsusulputang sekta sa mga imahe nating mga Katoliko. Ha? Isa pa, yung paggamit natin sa larawan ng ating mga, sa loob ng ating tahanan,
Halimbawa, yung larawan ng ating asawa o larawan si pastor, may kasintahan na pastora din. O kaya larawan sa anak. Di po ba? Ginagalang natin ang kanilang imahe bagamat ito'y kapirasong papel lamang. At kapag ito ay dinuduraan ng ibang tao, pinunit, o kaya tinatapak-tapakan mga kapatid, ano kaya ang kanilang maramdaman kung makita nila kahit lang yung larawan picture, kapirasong picture ng pastor na ito? Ano kaya ang kanilang maramdaman? Bagamat kapirasong papel ang iyon, siguradong masasaktan sila mga kapatid. No? Masasaktan sila dahil kahit makapirasong papel lang iyon, nagpahiwatig yan o nagrepresenta yan sa larawan mismo na tinutukoy. Ganun po din ang simbahan mga kapatid. Gumagamit tayo ng imahe upang ipahiwatig, katulad lamang sa rebulto ni San Pedro, ni San Juan, ng Mahal na Birhen Maria at iba pang mga santo, sila'y hindi mga Diyos. Sila ang mga larawan sa mga tao na naging banal, hindi tao na naging Diyos. So, yung mahilig manghusga sa simbahang Katoliko, sila po ang lumabag sa utos ng Diyos mga kapatid. Bakit? Ano po ba ang utos ng Diyos? Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 16. Ito po ang ating mabasa. Huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Jose, huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Pero panday na pagbibintang, winasak dahil pati larawan ng mga asanto para sa kanila ay Diyos-Diyosan. Ano po ba nakasulat sa Levitico Kapitulo 10, versikulo 10? Magandang balita, Biblia. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi. Naku, itong mga pastor na ito, lahat na lang hindi sagrado. Bakit? Dahil ayon pa kay Pastor Jerry, may mata o mano, hindi makakita. May mata, hindi makakita. Hanapin natin yung kanyang pahayag, ha? May mata, hindi makakita. Ito. Para po magligtas ng tao, no? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia na sinasabi, meron daw po silang mga mata, pero hindi nakakakita. Merong tenga, pero hindi nakakarinig. May ilong, hindi nakakaamoy. May mga paa, pero hindi naihahakbang. So ang sabi, itong mga ganito raw po, ayon sa Biblia, ay walang magagawang mabuti at wala rin pong magagawang masama para po sa atin. Una, wala tayong problema mga kapatid sa talata, lalo na sa Isaya na ginagamit niya. Ang problema lang ang maling unawa. Bakit? Lahat po bang may tenga na imahen na hindi makarinig, may mata hindi makakita? Lahat po ba mga kapatid ay Diyos-Diyosan na? Hindi. No? Masama ba talaga ang paggawa ng rebolto mga kapatid? Hindi. Bakit? Dahil napakalinaw po na ang Diyos mismo ang nag-utos na gumawa ng larawan. Diyos mismo ang nag-utos. Ang masama, yung larawan na kinikilalang Diyos bagamat hindi tunay na Diyos. Yun po ang utos sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8. Huwag kang gagawa para sa iyong larawang inaniwan na kawangis ng anumang anyong nasa etaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Yun po ang malinaw na ipinagbabawal. Yung idol ayon sa Harper's Bible Dictionary
Page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Napakalinaw po, no? All idols are images, but not all religious images are idols, mga kapatid. So, pero kung pag-aralan natin ang Biblia, hindi po galit ang Diyos sa larawan ng banal o ribulto ng banal. Galit lang ang Diyos kapag ang isang bagay o larawan ay ipinalit sa Kanya. Kasi kung tingnan natin ang Biblia, ultimo ang Diyos ay nagpagawa ng imahe o ribulto. Ulitin ko mga kapatid, ang Diyos mismo nagpagawa ng imahe o ribulto. Kung tingnan natin ang mabasa sa Exodo, palagi nilang binabasa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero, iniiwasan nila ito. No? Iniiwasan nila ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 17-22. Gumawa ka ng lukluka ng awa na yari sa purong ginto. At ang haba nito ay... Oh, may metro pang haba mga kapatid na ayon sa mabasa. Lagyan mo ng dalawang ginto ang dalawang dulo nito. See? Lagyan umano ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. Sinong otos? Kaninong otos yan? Otos yan ng Diyos. Hindi lang yan. Exodo Kapitulo 26, versikulo 1. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tila na yari sa tilang lino na ihinabi sa lanang kulay asol, kulay ubi, at kulay pula. Ito'y dapat burdahan ng larawan ng kirubin. See? Oh. Napakalinaw mga kapatid, no? Na hindi galit ang Diyos sa imahen o ribulto dahil ultimo ang Diyos mismo ang nagpagawa ng kaban ng tipan o yung lukluka ng awa na sa English po, yun po ang Act of Covenant. Nayari sa ginto ayon diyan sa naturang talata Exodo Kapitulo 25 versikulo 19 hanggang 22. At ang kaban ng tipan ay may mga imahe. May mga imahe. Sandun. Ate Edna, ano? Sorry. Okay. See. Patuloy tayo mga kapatid, no? Yung Ark of Covenant na yari sa ginto, ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. At alam nyo ba mga kapatid, ang kaban ng tipan, yung Ark of Covenant, meron po yung imahe ng dalawang anghel. Kerubin pa, high rank. Ang kaban ng tipan po ay ipinautos ng Diyos nila ni Moises. At ang kaban ng tipan ay ginagamit upang e-representa sa Diyos. Tingnan natin ang mabasa sa Ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 2, mga kapatid. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale Hoda upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok ibabaw ng mga kerubin. See? Napakalinaw mga kapatid ang mabasa natin na ang kaban ng tipan ginagamit nila bilang representation. Hindi yung mismong kaban na yari sa ginto na may dalawang anghel ang kanilang pinaglilingkuran, kundi yung Diyos na nagrepresenta sa kaban ng tipan. Kaya, ang mga Katoliko, kapag manalangin sa harap ng imahe ng Panginoong Hesukristo na nakapako sa cross, hindi ibig sabihin nun na
nanalangin tayo sa kahoy o bato, kundi sa Panginoong Hesus na nagpahiwatig sa naturang larawan. At hindi lang po iyan eh, mga kapatid. Gumagamit din ang Diyos ng larawan o rebulto para makapagaling. Saan natin yan mabasa? Oh, ito. Bilang kapitulo 21, versikulo 7 hanggang 9. Kaya't lumapit sila kay Moise, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami sa kaniyang na kaniyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kaniya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na yari sa tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. See? Napakalinaw mga kapatid sa naturang talata. Isa po itong pangyayari sa mga Israelita mga kapatid na ginagamit po ng Diyos ang isang ahas na yari sa tanso. Kapag tumingin doon, ang isang tao na natuklaw ng makamandag na ahas ay hindi mamatay o hindi malalason. Isa po ito sa patunay na ginagamit po ng Diyos ang isang imahe para makapagpagaling. Hindi galing, kung tingnan natin mga kapatid, suriin natin ang Biblia, hindi galit ang Diyos sa paggamit ng imahe o rebulto. Magagalit lamang ang Diyos kapag ang imahe o rebulto ay gawing Diyos-Diyosan. Yun po ang tinutukoy sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9. Pero hindi po Diyos-Diyosan ang imahe ng mga santo. Ito ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Our Catholic Faith, page 220. We do not worship saints. We only honor them as special friends and servants of God. We adore God alone. O see? Napakalinaw. Sabihin ng mga nagsusulpot ang mga pastor ngayon, nasikta mga kapatid na inaniba ng mga pastor. Hindi, dami niyong Diyos-Diyosan. Ano po bang official natin na aral? Catechism of the Catholic Church. 152. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Oh, see? Yun po ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, mga kapatid. Na, ano umano ang pananampalatayang Katoliko? We worship one God. One God. Eh bakit gawing maraming Diyos para sa mga pastor ngayon para makahikayat sila ng mga kaanib, lalo na yung ating mga kapatid na mga Katoliko na hilaw sa pananampalataya. Kaya, kontra ito mga kapatid sa akusasyon ng mga iba't ibang sikta na sabi nila, tayo o manong mga Katoliko ay sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. No? Yun lang ang imagination nila. At alam nyo ba, dahil ang argumento ng mga pastors kasi, yung Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22, si Moises lang ang inutosan na maggawa ng imahen. Bakit kayong mga Katoliko nakisali? Excuse me po. Alam nyo ba kung pag-aralan ninyo sa Biblia? Mabasa natin, sa loob ng templo sa Diyos, may ginawa na mga imahen ng mga banal. Kahit hindi mabasa na inutos yon ng Diyos. Saan mabasa? Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-19.
as the high as the lintel of the door, even into the interior part of the temple, as well as outside, on every wall, on every side, both the inner and outer rooms were carved the figures of cherubim and palm trees, a palm tree between every two cherubim. A cherub had two faces, a man's face looking at a palm tree on one side, and a lion's face looking on the palm tree on the other. Thus, they were figured on every side throughout the whole temple. So, malinaw mga kapatid, wala tayong mabasa diyan na ang Diyos nag-utos na lagyan. Pero, bakit po ba merong palm tree? Dahil sa Revelation chapter 7 verse 9, sa Awit kapitulo 92 versikulo 12, yung palm tree ay sumisimbolo sa mga banal. Kaya hindi lahat ng mga imahen ay Diyos-Diyosan. Sa Isaiah King James, Protestant Bible mga kapatid, 56:5, "Then I will set up a monument in the area of my temple." Tandaan natin sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, Versikulo 15, Unang Hari, 23:15-18, makita natin na ang Diyos mismo nag-utos kay Diyos niya, wasakin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, winasak yun mga kapatid. Dinurog, sinunog. Pero yung monumento ng propeta, sabi niya, huwag mong galawin. Ang problema lang, nito mga nagsusulpotang pastor mga kapatid, yung Diyos-Diyosan ay hindi nila winasak. Dahil sabi ni Brother Jando di kayo nakakita mga kapatid na yung Baphomet ng mga nag-video ito mga pastor at winasak. Hindi, wala kayong nakita niyan. O kaya'y Buddha, winasak nila. Kundi yung mga imahen ng mga santo, yung imahen ng Mahal na Birhen Maria, kung makita nyo lang mga kapatid, lalo na sa session ng deliverance, kung gaano kagalit na galit at takot na takot sa cross ang mga nasaniban, yung mga demonyo, sa cross. Ecce crocem domini, fugit partis adversi, croc sacrasit mihi lux, non dracosit mihi dux. Grabe talagang sigaw. Pero, kung ano ang kinatatakutan ng demonyo, pag kayo'y lalabas sa simbahang katoliko at yayakap sa mga nagsurpotang sekta, yung kinatatakutan ng demonyo ay tatanggalin na nila. Bakit? Baka best friend. Brajando? Yes, Brother Rendel, totoo nga yun. Yun nga ang challenge ko sa kanila doon sa mga nagbabasag-basag na ng mga rebulto. Ang challenge ko, sana next time kung magbabasagay ng rebulto, yun namang Baphomet. Pakitaan nyo naman kami. Mag-video rin kayo. At gagawin nyo yan sa harap ng mga satanista mismo. Oh, basagan nyo Baphomet. Tingnan natin kung magagawa. Unfair naman na sa santo nyo lang ginagawa. Sa imahin ng santo nyo lang ginagawa. No? Gawin nyo rin sa ano. Tingnan natin kung talaga bang image breaker kayo o gusto lang matrending. Dalawang bagay lang yan eh. Kung talaga bang sincere kayong image breaker o gusto nyo lang matrending. Kasi kung talagang image breaker kayo, wala kayong pipiliin. Oh. Tapos, meron namang mga ano, yung Buddha. Sige nga, gawin nyo nga. Sa harapan ng incheck, gawin nyo. At doon naman sa ano, kung magagawa nyo, imahin lang santo kaya nyo eh. Diba? Kasi kami Katoliko, manunood lang kasi kami. Nasasaksan lang kami. Yun ang daan naman sa amin. Pero, dyan may kita kung talagang image breaker kayo. Okay. To make his message known is our responsibility.
lives through the